ang mga computer networks natin, by default, yan ay parang isang kalenderya na bukas sa lahat ng mga gustong kumain. Diba? Kasi, isa kasi sa mga main objectives natin, habang sineset up natin yung network, is magkaroon tayo ng full interconnectivity. Diba? Ibig sabihin nun, dapat ping lahat. Diba? Dapat lahat ng mga devices e pwedeng kumonekta sa ibang mga devices na nakadikit din sa network natin. So, dapat lahat ng mga devices natin can also connect sa mga servers. Ba? Dapat lahat ng mga devices din natin eh pwedeng makakonekta anywhere inside our organization. Regardless kung yung connection ba natin is through a private WAN link or through the internet. Kaya lang kasi yung nagiging problema kung i-maintain natin yung network natin by default. Okay, isang malaking security threat yan. Ba? Kasi posibleng may mga talipandas na individuals na pwedeng makikonekta sa internal network nyo. If malaka rin dariya yung security, ibig sabihin, pwede nilang makita at ma-access yung mga sensitive data na meron tayo sa network. Okay? Mas malaking security threat din kung malaka rin dariya din yung security sa connection papasok dun sa internal network ninyo from the internet. Ba? Imagine mo na lang na tinatanggap na network nyo lahat ng mga connection requests natin from anywhere, everywhere, di ba? As network engineers, kailangan nating maintindihan. Kailangan mo maintindihan kung paano ba natin poprotektahan, di ba? Ano ba yung mga kailangan nating i-protect at kung kanino ba natin dapat protektahan yung network, di ba? Paano natin poprotektahan yung network natin? Ano yung mga kailangan mong i-protektahan doon? Protektahan doon at kung kanino ba natin dapat i-protect yung network natin. So ganito ah, sa organization natin, kailangan mo munang malaman kung ano ba yung mga asset ng company natin. So, ang tanong, ma'am, ano ba yung ibig sabihin mo dyan sa asset? Diba? Pag sinaming asset, yan yung mga bagay na importante dun sa may organization, sa organization natin. Pwedeng yan ay isang tangible asset or an intangible asset. Okay? Pag sinaming tangible asset, yan yung mga assets na nakikita natin at nahahawakan. Diba? Nakikita mo, nahahawakan mo. For example, employees. Asset nyo rin yung mga employees. Diba? Yung mga devices na nakikita ninyo sa office ninyo, yung mga computers, printers, servers, lamesa, basta bang anything na physical na nakikita ninyo dun sa company ninyo, sa organization ninyo, basta nakikita mo at nahahawakan mo, tangible asset yun. Okay? Yung mga tangible asset, actually, as network engineers, hindi na natin problema kung paano ba yan poprotektahan kasi problema na yan ng management. Diba? So, ang pumuprotekta sa mga tangible assets natin ay mga security guard. Diba? So, sinisigurado ng mga security guard na pag ikaw pumasok sa office ninyo, hindi mo lalabas yung computer. Diba? Binulong sa aming computer. No? Kinalas-kalas mo, kinuha mo yung memory. Diba? Yung mga ganon. Diba? So, kini-check yung bag o kung ano man, diba? To protect yung tangible assets. Diba? Si security guard. Ibig sabihin, may security in place to make sure na yung mga tangible assets na nasa loob ng company ninyo, hindi basta-basta makukuha o madedekwat. Diba? Ganun yun. So, ngayon naman, paano naman sa intangible assets? Diba? Pag sinaming intangible assets, yan yung mga assets ng company ninyo na nakikita ng mata mo pero hindi mo nahahawakan. Diba? For example, mga intellectual properties ng company ninyo. Diba? So, kunyari na lang, kunyari sa akin, sa Mnet, itong mga yung courses ko, 'di ba? Nakikita mo, napapanood mo, naririnig mo, pero hindi mo 'yan kahawakan kasi intangible asset 'yan, intellectual property ko 'yun, 'di ba? So ako, kailangan ko protektahan yung intellectual property ko. O kaya sa office niyo, kunyari na lang, publishing company pala kayo, 'di ba? Nagtatrabaho ka pala doon sa may binibigyan ng libro ni J.K. Rowling, 'di ba? So anyway, so kailangan mong protektahan yung mga binibigay na intellectual property sa'yo kasi nasa server mo yun. Diba? So, kasama din dyan sa intellectual property yung mga records na nasa database ninyo. Diba? Yung mga data na nasa servers ninyo at kung ano man yung communication, yung data communication na dumadaan sa mga servers ng company ninyo at kung ano pa mga importanteng data. Diba? So, yan ay mga intangible assets. So, yan yung mga kailangan mo tingnan ano ba yung intangible assets na meron sa company namin kasi ako as network engineer, yan yung trabaho ko na i-secure. Kailangan mong i-identify ano ba yung mga assets ng company ninyo. Ngayon, once ma-identify mo na yung mga assets na meron kayo, pwede mo nang hanapin. So, ito alam ko, ito yung mga assets namin
ano naman ngayon yung mga tinatawag na vulnerability ng mga assets na yon. So ganito ah, from a network security perspective, pag sinabing vulnerability, yan yung weakness sa system natin. Weakness, di ba? Meron yan sa mga protocols na ginagamit natin, sa mga operating system na ginagamit ng mga devices and servers natin, at sa mga applications na naka-install. Actually, everything na ginagamit natin to make our computers work, para makapag-interconnect yung mga computers natin na yan, lahat sila merong vulnerabilities. Okay? In simpler terms, pag sinabing vulnerability, yan ay butas at kahinaan sa mga operating systems and protocols na ginagamit natin sa networking, di ba? Na pwede maging dahilan na mapahamak yung mga intangible assets ng organization natin. Okay, pag pinag-usapan yung mga vulnerabilities, meron tayong mga known vulnerability at meron din mga vulnerabilities na hindi pa nakikita at hindi pa nadidiscover, hindi pa nalalaman na, oh, pwede palang i-take advantage yun, di ba? So, kasi weakness yan eh, di ba? Weakness yun sa ginagamit natin. Okay? So take note, yung mga vulnerabilities na yan, 'di ba? Yan ay mga weaknesses, yun nga. Yan ay mga weaknesses na pwedeng i-exploit para ma-compromise yung security ng mga assets na meron tayo. So ibig ko na sabihin, exploit, ma-take advantage, 'di ba? So meron tayong vulnerability, yun yung weakness dun sa asset, 'di ba? Sa mga meron tayo, weak basta sa kung paano natin ini-interconnect yung mga computers natin, may vulnerability yung mga yan na pwedeng i-take advantage or i-exploit. Diba? Yun yung ibig sabihin yan. Kasi nga, definition ng exploit, process of taking advantage o yung pag-atake sa mga vulnerabilities na meron sa system natin. Okay? Exploit din yung tawag sa mga tools na ginagamit ng mga hackers and attackers para ma-atake yung system natin at i-take advantage yung mga vulnerability na meron yan. So, yun nga, yung mga vulnerabilities na meron sa system natin, yan ay pwedeng i-exploit ng mga unscrupulous individuals para magkaroon sila ng unauthorized access sa mga assets, intangible assets ng organization natin. Okay? Yung mga vulnerabilities na present sa mga operating systems are actually caused sa mga bugs. Kinukos yan ng mga bugs ng software code. Diba? So, kung ano man yung ginagawa nila na yun. Sa ako niya, sa Windows, okay, sa Microsoft Server, actually, kahit saan, pati yung mga Cisco na iOS, may mga bugs doon sa may software codes, hindi mo naman maiiwasan yun. May butas na tinitake advantage or ina-exploit ng mga attackers. Okay? So, yung mga vulnerabilities na yan, once yan ay ma-discover, okay, once na may ma-discover na vulnerability, yung mga software developers, kasi sila yung gumawa niyan, minsan naliligtasan sila, may mga bugs talaga na hindi nila napapansin, ang ginagawa ng mga software developers na yan, sila ay nag-i-issue ng mga software patches para masolusyonan yung mga vulnerability na yan at hindi yan ma-take advantage or ma-exploit. Diba? Kaya nga sa Windows natin, Windows 10, yung mga ganyan. Diba laging may mga patches? Kasi may mga nakikita sila ng mga vulnerabilities sa may code na ginawa nila para hindi ka ma-exploit. Kasi security risk kapag hindi ka nagpa-patch, di ba? Kasi yun, dahil sa mga vulnerabilities yun. Anyway, yung mga software developer, nagsisend sila ng mga software patches, di ba, para ma-address yung mga vulnerability na yan, take note na any vulnerability na meron dyan na hindi na-address, that remains unaddressed, ay posibleng maging threat sa network security ng organization ninyo. Diba? So, pag sinabing threat, yan yung mga potential danger sa mga assets ng company natin. Okay? So, as a way of securing our system and para ma-mitigate yung mga terminologies natin, ma-mitigate yung mga threats, kailangan nating i-update yung mga applications na ginagamit mo sa organization mo to prevent yung mga security breaches that can be caused by software vulnerabilities. Yun nga, actually, mas priority siya o trabaho siya ng mga system administrator ninyo to make sure na yung mga software na nag-run sa mga computers ninyo, sa mga devices ninyo na nasa offices, yung mga client OS, di ba, kung Windows man yan, o Mac man yan,
o Linux, minsan may mga vulnerabilities din yan. So, responsibility ng mga system administrator ninyo to always update yung mga software ninyo sa latest patch para ma-address yung mga vulnerabilities na natutuklasan araw-araw. Okay, so yun yun. Okay? So, anyway, isa sa mga best way para ma-mitigate yung mga threats na yan is to classify, syempre, yung mga vulnerabilities and saan ba specifically posibleng manggaling yung mga attacks sa mga vulnerabilities na yan. Diba? So, may vulnerability tayo, kailangan mong malaman, diba? Para alam mo kung paano siya. Pag sinabing mitigate kasi, is masolusyonan. Diba? Isolve mo at mag-take action ka against security threats. So, isang sample dyan, kunyari na lang, diba? Tangible asset tayo para mas madali. Ah. Diba? Kunyari, mayroon akong tindahan ng cellphone. Diba? So, yun yung company ko. Diba? So, sa tindahan ko ng cellphone, mayroon akong mga nakadisplay na cellphone doon. Asset ko yun. Asset ng company namin yun. Diba? So, isa sa mga vulnerability ng mga assets na yun, kung yun yung nakadisplay doon, so, ibig sabihin, pero yung nakawin. Diba yung mga nakikitingin-tingin na, nakikitext-text ko yan, nakikipicture-picture, mamaya-maya, nasa busa na nila, cellphone na nila yun. Diba? So, ano yung vulnerability nun? Diba? Yung asset mo yung cellphone, ang vulnerability nun, pwedeng nakawin. Diba? Yung exploit, yun yung act of pagkuha. Kunyari, diba? Vulnerability, pwedeng nakawin. Yung exploit, so ang ginagawa, yung nakikitingin o nakikitesting, ang gagawin niya, kukunin niya yung cellphone, diba, sa bubulsa niya. So, yun yung process of taking advantage. Diba? So, yung threat, ganun din yun. Pwedeng nakawin. Diba? So, para ma-mitigate mo yung ganung threat, yung baka manakaw, diba, yung ginagawa nila, tinatali nila. So, yun. So, ikaw din, sa mga intangible assets natin, so, kailangan mong makita, kailangan mong malaman, ano ba yung mga possible na pwedeng panggalingan ng mga threats para magawan mo siya ng solution. Diba? Ano ba yung mga common threats yon, 'di ba? Common threats and common vulnerabilities sa network natin. Okay? So ang tanong, saan ba pwedeng manggaling yung mga vulnerabilities na 'yan? 'Di ba? Number one, yung mga policy flaws na tinatawag. Okay? Yung mga policy flaws, 'yan yung mga binibigay nating access sa mga users natin. So dapat sa mga users, depende dun sa may level of authority ng user, yung mga privilege na pwede niyang gawin or i-execute kung yung mga users mo ay may access sa mga machines niyo, sa mga end devices o sa mga servers natin, dapat alam niyo kung ano yung level of authority nila. Ano ba yung mga pwede niyang gawin? Pwede ba siyang pumunta dito sa directory na to? Pwede ba siyang pumunta sa directory na yan? Pwede ba niya i-access kung ano man yung database na meron kayo? Diba? Okay? So, sa isa sa mga parte ng security natin ngayon, is para ma-secure natin, kasi common source ng vulnerability policy flaws, okay, isa sa mga parte ng security natin is yung paglalagay ng mga policies para sa privilege ng mga users natin. Diba? So, kailangan mo silang pag-iwahiwalayin, i-segregate, bigyan mo sila ng policies and privileges per group. Diba? Parang ganun. Okay? Kasi, kapag hindi properly designed and napag-isipan yung mga policies natin, security policies na yan, pwede magkaroon ng access yung isang user sa mga bagay-bagay, okay, sa network ninyo na dapat hindi niya nakikita at nagagawa dun sa main system. So, supposedly, dapat kunyari na lang sa file, read-only lang yun. Nagulat siya, may read-edit din siya, may read-write siya, pwede niya palang i-edit yun. Diba? O kaya, kasama sa editing, sa read-write, pwede niya i-delete yun. So, dapat may mga bagay na read-only, diba? So, ibig sabihin, kapag nagkamali ka dyan sa level of privilege na binibigay mo sa mga users niya, pwede niya i-delete yung mga file na hindi dapat niya dinedelete. Yan na nag-guess niya. So, yun yun. Okay? So, yung ganong klase ng idea, yan yung user na yun, diba? Na nagkamali ka ng privilege level na binigay sa kanya, yung user na nabigyan mo na makapangyarihang access sa isang bagay na dapat hindi na ibigay sa kanya, can be a very big vulnerability and can be possibly a threat. Okay? Kasi take note, sa network, hindi naman laging hackers yung problema mo. Diyan minsan, mga misinformed, tsaka yung mga pa-innocent effect na users, sila yung minsan nakakasira sa mga sa network ninyo, o sila yung mga nakakasira ng mga precious na files na meron kayo. So, para hindi nila yon magawa, tapos sasabihin na, hindi ko alam eh. So, para hindi nila yon magawa, responsibility ninyo as administrators, di ba, na i-segregate nyo at magbigay ka ng tamang privilege sa mga users na yan. Para yun nga, para hindi nila
masira yung mga hindi nila dapat sirain kasi nagiging threat din sila kahit hindi sila hacker. Okay? Yung mga pa-innocent effect, nakakasira yun. Okay? So, yung number one na source of vulnerability, yung mga tinatawag natin na layer 8 issue, yung mga galing sa mga clients, sa mga users. Diba? Number two, design errors and misconfigurations. Isa din yan sa mga common source ng vulnerability natin. So, ganito ah, kasama sa mga responsibility natin as network engineers is to properly design yung network natin with its security in mind. Diba? So, pag nag-design ka ng network, kailangan alam mo, dapat secure yung network na yon. Dapat, alam mo kung saan nakakonekta yung mga users, saan ba nakakonekta yung mga servers, network equipment, saka yung mga database natin. And to make sure na yung mga network devices na yon ay meron security measures in place between sa mga users and mga resources ng company natin to prevent unauthorized access. Diba? So, hindi nila pwedeng i-configure, diba, yung mga devices natin kung client, kung normal na user lang sila, di ba? Yung security natin na yan can be implemented using different configurations to secure yung mga devices mo sa mga users na dapat hindi nangingialam doon, kailangan kinoconfigure din yun. Diba? Kasama rin yan sa design. Okay? So, any error sa design natin and misconfigurations na posibleng nag-allow o mag-allow sa isang user or any device sa loob ng company mo that will result in an unauthorized access is a big vulnerability. So, kailangan pinag-iisipan mo yan palagi. Ganoon na, pinakasimple yan. Huwag mong payagan ng isang user na hindi dapat nangingialam sa isang bagay na dapat hindi niya pinakikialaman. Kasi pag yan nagkamali ka at isang user na yan ay pinakialaman, hindi niya dapat pakialaman, vulnerability yun. Diba? So, yun yun. Number two, design errors and misconfigurations. And number three, software vulnerability. Okay? Yung software vulnerability na yan, sabi ko nga, 'di ba, isa sa mga pinaka numero unong pinanggagalingan ng mga vulnerabilities natin ay yung mga software at operating system na ginagamit natin. Okay, sa Windows, sa Linux, sa Mac o sa mga operating system ng servers natin, may mga software vulnerabilities 'yan. Okay? Yung mga vulnerabilities na 'yan, yan ay pwede manggaling sa mga bugs ng software o sa mga butas sa process ng operating system na pwedeng i-take advantage ng mga talipandas na attackers na yan. Okay? Every time na mayroong bagong vulnerability na nadi-discover, ginagawa niyan ng paraan ng mga software developers and manufacturers by releasing patches and fixes. Diba? Pinag-usapan na natin yun kanina. Diba? So for security, always make sure na yung mga software and operating systems natin na ginagamit sa company natin ninyo are always updated sa mga bagong patch and fixes para mitigate mo yung mga threats sa mga software vulnerabilities na yan. So take note, meron yan palagi, update mo lang palagi yung patches. Dapat laging latest update yung mga softwares ninyo. Next, bukod sa software vulnerabilities, ayan, human factors. Ayan nga. Sabi ko nga, kahit gaano ka-secure yung network ninyo, meaning pang malakasan yung mga configurations mo, tapos mahiya naman yung Pentagon sa setup ng mga network devices and firewalls na meron kayo, kung yung mga users nyo naman ay hindi informed and educated regarding sa security, maiisahan pa rin kayo ng mga talipandas na attackers. Ganong ibig ko sabihin doon? Ba? Pwedeng ma-attack yung network ninyo gamit lang yung mga phishing and farming attacks just by using the internet. Diba, alam mo na yung mga phishing and farming attack. Mamaya pag-usapan natin yun. So, yung phishing na lang, diba yung nagsisendan sila ng email, tapos kiniklik nila, nag-enter sila ng mga password doon, diba? Farming attacks, ganun. Kasi sa phishing and farming attack, posibleng makapag-install yung mga users ninyo na ano, pa-innocent effect ng mga malicious code and software sa computer nila that can possibly harm yung network ninyo without them knowing. Ba? Isa sa mga pinakamalaking vulnerability talaga yung mga penetrating users na yan eh. Kaya nga, isa sa mga solution to mitigate yung threat coming from human vulnerabilities is proper education sa mga users. And syempre, kailangan mo ng added security sa configuration mo to make sure na one step ahead ka sa mga possible threat na pwedeng gawin ng mga users na yan. Okay? So, kailangan mong intindihin yung human factors. Kailangan mong malaman merong human factors. Ano gagawin mo? Dahil sa human factor vulnerability na yan. Okay? Next common source ng vulnerability, physical access to network resources and devices. Okay?
kahit na gaano kahalimaw yung mga security ng configs mo, kahit gaano pa ka-high-end yung mga firewalls and security devices na meron kayo, pero yung mga network devices mo naman, eh, parang nasa mall lang, doon parang nasa mall ka lang, naka-display lang, at pwedeng tignan at hawak-hawakan ng kung sino-sino lang, walang silbi lahat yan. Okay? Take note na, kahit gaano katindi yung mga passwords at password encryption na meron yung mga routers, switches, servers, at kung ano-ano pa na meron kayo, lahat yan, yung password na yan, pwede yung i-bypass. Pwede mong i-bypass yung password if merong physical access yung isang tao sa actual device. Kasi nyo, kasi kahit sa Linux, eh, basta hawak ko lang yan, kaya kong pumasok dun sa operating system na wala akong password, kahit pa admin password yan, kahit pa router yan, Cisco router yan, kahit pa Cisco switch yan, kahit pa Microsoft server yan, Windows server, kung ano man, kaya mo lahat pasukin yan nung wala kang password as long as meron kang physical access kasi may password recovery mechanism. Nagigasin nyo ba? Lahat yan may password recovery kasi iniisip ng mga gumagawa na posible makalimutan mo yung password. Kaya may password recovery mechanism. So, ngayon, kailangan isecure mo yung mga devices na yan. Diba? Para hindi nila mapasok at wala silang password kasi kailangan mo may physical access ka kasi re-restart mo at kung ano-ano, di ba? Okay, isa pa, even yung simpleng knowledge lang sa connection, topology, at kung anong brand ng networking device yung meron kayo can be a very big vulnerability. Kaya pwede yung i-take advantage para malaman kung anong klaseng attack yung pwedeng gawin sa network ninyo. Kaya para magkaroon ng unauthorized access yung mga attackers. Tinitingnan na nila ano yung pagkakakonekta nito, ano ba yung mga tatak ng mga devices na meron dyan. Kasi iba-ibang devices, iba-iba yung mga vulnerability nila, iba-ibang exploit yung pwede nilang gawin. Kung hindi nila alam kung anong klaseng mga system yung gumagana sa inyo, medyo mahihirapan yung mga hackers, attackers na yan. Kaya nga, nakikita ninyo sa mga malalaking companies, bawal picturean yung server room. Tapos kung nakikita man, ano siya, tinted, hindi mo pwede makita yung nasa loob. Para lang, security, kung ano yung mga ginagamit ninyo devices kasi yun nga, pwede rin siyang gamitin as exploit, di ba? Para hindi naman nila malaman kung paano i-exploit yung system ninyo. Dapat hindi yan nakikita. Okay? So to make sure to secure your network devices physically para ma-mitigate naman yung threat na mga pinagsasabi ko sa inyo, di ba? May sariling server room, hindi pwedeng kung sino-sino pwede pumasok, hindi pwedeng kung sino-sino pwedeng humawak, hindi pwedeng magpicturan, 'di ba? Doon sa server room niyo. Okay? And next, password vulnerabilities, 'di ba? So isa ring common source ng vulnerability yung mga password na ginagamit. Okay? Take note na as a first line of defense sa network natin, nilalagyan natin ng password, okay, yung system natin as a form of authentication to make sure na yung mga legitimate users lang yung pwede mag-access sa mga network resources natin. Diba? Isa sa mga pinaka-inaatake kasi ng mga talipandas na yan ay yung mga passwords na meron tayo. Dahil, once na makuha nila yung password na yun, magkakaroon sila agad ng immediate access sa mga intangible assets ng organization natin. Diba? Yung mga attackers na yan, gumagamit sila ng mga software para mag-perform ng dictionary attack para makuha yung password ng isang user. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi ko dictionary attack, yung lahat ng mga ano, lahat ng mga words na nasa dictionary, tinatry nila as password. Kasi may mga ibang pa-innocent user, ang password nila, password. Diba? Misa ganun. Kaya bisa pumapasok yun. Yun yung tinatawag na dictionary attack. Lahat ng mga possible words sa dictionary, tinatry sa password. Yun, dictionary attack. So, anyway, so ibig sabihin, if yung password na ginagamit ng isang user ay isang simpleng password lang na pwede mo makita sa dictionary, mas mataas yung probability na makrack yung password na yun. Diba? Pwede rin gumamit yung mga attackers na tinatawag na brute force attack. Brute force attack. Kung saan pwede nilang itry lahat ng mga possible combinations ng mga letters, numbers, at mga iba-iba pang symbols para makrack yung password na ginagamit ng mga users. Okay, actually, pwede rin nilang makuha yung username and password ng mga users natin by using yung mga tinatawag nga natin ng mga phishing attacks, di ba? So anyway, isa sa mga solutions para magkaroon ng additional layer of security sa mga passwords na ginagamit ng mga users natin ay yung tinatawag natin na multi-factor authentication. Di ba meron tayong ganyan? Multi-factor
authentication. Ano nga uli yung multi-factor authentication, di ba? Yan yung mga dagdag na authentication methods other than yung password authentication natin bago bigyan ng access yung isang user. Kaya ang multi-factor, di ba yung ginagawa? Lalo na sa mga online banking, meron pa tayong one-time password, di ba? So, pinaglagay ka ng password, di ba? Papasok yun, pero, papasokin ka nila, pero hihinga ka nila ng isa pa uling password. Kasi pwedeng yung password na, yung unang password mo na tinatype, yung normal password mo na tinatype mo para makapasok, kapag yun na-hack nila by using brute force, pasok na sila sa bank account mo. Diba? Hindi pwede yun. Pwede nila mahulaan yan, pwede nila ma-hack yan, pero hindi nila pwedeng i-hack yung OTP. Kasi yung OTP, one-time password, sinesend siya sa cellphone mo. So, imposible naman na pati cellphone mo kinuha nung ano, nung hacker. Nag-guess niyo. So, yun. So, password one plus an OTP. Okay, pwede rin na mga security question. Kaya nga sinasabi sa multi-factor authentication, kailangan dalawa yung password mo. Isang something you know, at saka isang something you have. Yan yung multi-factor authentication. Something you know, alam mo na sa utak mo, yan yung tinatype mo na unang password. Something you have, ibig sabihin, nasa cellphone ko. Diba magsasend siya ng OTP sa akin, itatype ko yung OTP. Dalawang password yun, tsaka ako papapasukin. Two-factor authentication yun, diba? 2FA. Diba? Pwede rin na gumamit ng, ano ba yun? Yung authenticator, yung Google Authenticator. Kasi mga ibang banko ngayon, pati Facebook, pati Google, gumagamit sila ng authenticator kung saan at a given moment, at a given specific, basta sa isang pagkakataon, merong authentication password na valid lang for 10 seconds. Nagigets nyo? So, something you have yun, ilalagay mo rin sa cellphone mo or anywhere, di ba, ilalagay mo yun, na eto kasi something you know, pwedeng makuha sa'yo ng isang hacker gamit yung mga phishing attacks. Kasi itatype mo yung password mo, makukuha nila yung something you know. Pero kung naka two-factor authentication ka, manghihingi pa yan ng either OTP or another authenticator sa Google Authenticator na nag-rumble every 10 seconds, iba-iba yung password. So, yun yung something you have, ilalagay mo bago kanya payagan. So, yun yung isa sa mga solution nila para sa mga password vulnerabilities, yung multi-factor authentication. So, yun nga. Sabi ko nga, okay na sa password vulnerability, di ba? Sabi ko nga, kailangan mong malaman saan ba pwedeng manggaling yung mga attacks para malaman mo ngayon. So, alam mo na kung ano yung mga common vulnerabilities, security vulnerabilities na meron sa network ninyo. Pag-alaman mo na yan, tsaka mo pwedeng i-determine. Ayun, kung anong klaseng countermeasure naman yung pwede ninyong gawin to prevent yung mga threats na yon, yung mga threats na binanggit ko sa iyo, yung threat sa password, multi-factor authentication, para sinabi ko ng countermeasure, di ba? So, ngayon, pag-usapan natin countermeasure. Ulitin ko, alamin mo muna kung ano yung vulnerability. Pag nalaman mo na yung vulnerability, hanapin mo saan ang gagaling yung vulnerability. Pag nalaman mo na saan ang gagaling yung vulnerability, tsaka ka mag-isip kung ano yung countermeasure yung pwede mong gawin to prevent yung mga threats na nabanggit ko na. So, pag sinabing countermeasure, yan yung mga bagay-bagay na pwede mong gawin at pwede mong i-implement para malesen at mabawasan yung risk of attacks na pwedeng mangyari sa network mo galing sa mga vulnerabilities na meron tayo. Hindi mo naman kasi hindi mo maiiwasan, palaging merong vulnerability. Okay. So, ang tanong, ano-ano yung mga possible na countermeasures na pwede nating i-implement? Yung pinag-usapan natin kanina, mga vulnerabilities, di ba? Pag sinabing countermeasure, solution sa vulnerability para hindi yan magamit ng attacker. Ano yung mga possible na countermeasures? Number one, yung tinatawag natin na administrative countermeasures. Kaya ano naman yung mga administrative countermeasures? Yan yung mga written policies, guidelines, standards, non-disclosure agreements na kailangan ibigay at ipaunawa mo sa bawat isang user ng company nyo. Diba? So, policies, bawal kayong ganito, bawal kayong ganyan, may guidelines, bawal nyo sabihin sa kung sino mga friend ninyo kung ano yung mga ginagamit natin dito sa network natin, ano yung mga ginagamit natin na devices, ano yung connection nyo, ano yung topology sa, ano yung mga ginagawa natin dito. So, parang ganon. Diba? So, yun yung binibigay mo sa bawat isang user. Policies, guidelines, standards, non-disclosure agreements
di ba, binibigay natin sa mga user, yan yung isa sa mga countermeasures natin to reduce yung mga human factor vulnerabilities. Ba? Kasama din dyan, yung mga tinatawag na control change process. Yung mga tinatawag na control change process sa network engineering naman, kung saan, bawat change sa network configuration natin should be properly documented. Kailangan ginawa. Kailan ginawa yung configuration change? Saan device ginawa? Bakit ginawa? Sinong gumawa? Sino nag-approve ng change for accountability? So, sa atin, pag nag-aaral tayo, naisip natin kailangan natin i-configure to. Na-configure na tayo na na-configure, di ba? Pero sa mga malalaking companies, hindi sila pwedeng basta-basta gumawa. Kasi, as a simple misconfiguration can take down the entire network. Hindi pwedeng basta-basta pindot ka na lang ng pindot yan. Lalo na, kung alam niyo yung nakalimutan ko yung term eh. Talagang gamit na gamit yung network niyo, hindi siya pwedeng mag down, 'di ba? So dati meron ako isang estudyante doon sa isang company, a true story. May Linux server sila. May isang problema nung admin nila na delete niya unknowingly yung buong server kasi 'di ba sa Linux simple lang naman yung command to delete everything, 'di ba? rm-rf. Minsan yung mga iba, gine-joke lang nila yon, pero totoo yun. Kina-delete niya. Diba? Bakit? Kasi wala silang control change process. Diba? So ngayon kung meron kayong bagong idadagdag na connection, papunta doon sa may kunyari, tatrabaho ka sa isang telco, may bago kayong connection sa bagong ISP, may rason bakit kayo magko-configure ng bawat line. Okay? So hindi yan basta-basta tinatype. Kaya tinetesting yan at pina-approve sa mas mataas sa'yo bago nyo i-type. Diba? So parang ganun. So yun yung tinatawag na control change process. Diba? Kailangan alam kung ano gagawin, saan device, kailan, sinong gumawa, sino nag-approve. Para pagka nagka-leche-leche, alam ko sino yung sisisihin. Diba? So yung mga lahat ng mga sinabi ko na yan, mga possible, mga administrative countermeasures, yan ay magbabawas ng risk sa mga human factor vulnerabilities. Kailangan alam mo na posible sila magkamali, kaya kailangan mo na gumawa ng paraan para mabawasan yung pagkakataon nila na magkamali sila. So yun yun. Administrative countermeasures. Next, possible countermeasures natin, yung physical countermeasures naman. Okay? Yan yung sinasabi ko na added security sa mga physical devices natin. Ba? Mga physical devices, routers, switches, servers. Diba? Hindi pwedeng kung sino-sino lang yung pwedeng humawak at makakita sa mga network devices ninyo. Dapat lahat yan nakatago, nakalock, at dapat meron kayong security system in place to prevent unauthorized people na makapasok sa mga server rooms. Even accountability kung sino-sino yung mga pumasok sa server rooms. Diba? So kahit na meron kang authority, meron kang access dun sa server room na yon, kailangan every time na may pumapasok dun, sino pumasok, anong oras. Hanggang anong oras siya pumasok, anong oras siya lumabas. Para in case na meron problema, nagkaroon ng problema, diba? Dun sa servers ninyo, diba? O kaya, kung ano man nangyari doon, alam mo sino sisisihin, saka sino sisisantehin, diba? Kasi siya pumasok, nag-configure siya doon. Diba? Kung ano man yung ginawa niya. Diba? For security purposes, pwedeng hindi niya sirain, pwedeng kumuha siya ng data galing dun sa loob. Okay? So, kailangan meron tayong physical countermeasures, diba? So, yun. Dapat nakatago, nakalock, at merong accountability kung sino mga pumapasok. Iyan yung physical countermeasures na meron tayo. Next, logical countermeasures. Okay? Dito na kasama, dyan na sumasama sa logical countermeasures, yung mga pangmalakasan ninyong passwords. Okay? Yung mga bigatin ninyong mga firewalls, mga intrusion prevention systems, yung mga kinonfigure ninyong ECL, access control list, yung mga naka-implement na VPN, at kung ano-ano pa yung mga configurations na ini-implement natin sa network natin to make sure na masolusyonan at mabawasan yung mga risks na galing sa mga possible threats coming from different vulnerabilities na meron tayo. Okay, so in short, logical countermeasures, yung mga kinonfigure mo, nagigets niyo, kinonfigure mo sa system ninyo kasi logical yun, intangible din yun, na countermeasure na nilalagay mo. Okay? So anyway, once alam na natin kung ano yung mga possible vulnerabilities at yung mga countermeasures para ma-mitigate yung mga risks natin from being attacked, kailangan naman nating malaman ano ba yung mga possible attack methods na pwedeng gamitin ng mga talipandas na attacker na yan. Teka lang, medyo mahaba na to. Pag-usapan natin yung mga attack methods, net security attack methods, next video.